Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay lumalakas na ang amihan dito po sa pinaka-northern part ng Northern Luzon na siya pong nagdudulot ng mga isolated rains. Yung LPA naman po nating binabantayan, ayon po sa datos ng ilang mga weather models, ay ganap na po itong mahinang bagyo o tropical depression at kung bagyo na rin po ito sa datos ng Pag-asa, ay opisyal na po natatawagin sa local name na Bagyong Obed. Nasa layo po ngayon ng 1,090 km east ng Northern Cagayan at kumikilos po pa westward. At pagsapit po ng Biyernes ay mas lalakas pa po yan habang papalapit dito po sa northern part ng Northern Luzon. At medyo nagbago po ang track na ipinapakita ng ilang mga weather models. Bumaba po ito at nagbabadya na maglandfall dyan po sa northeastern part ng Cagayan. Pero posible pa rin po na magbago kaya patuloy lamang po natin napabantay. Ayan. Maging yung bagyo rin po na namamataan sa forecast sa susunod na linggo ay nag-iba rin po ang track na ipinapakita kaya ang development pa rin po ng may ito ang ating babantayan. At ito nga po ang pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, ngayong madaling araw ay may mga pag-uulan sa extreme northern Luzon, ilang bahagi po ng Ilocos Norte, Cagayan, Apayao, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Pangasinan, Zambales, Pampanga, Bataan, Calabarzon, Camarines Provinces, Iloilo, Cebu, Leyte, Samar, Zamboanga, Lanao Provinces, Davao, Cotabato at ilang bahagi po ng Northern Mindanao. At mamaya naman po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi po ng ating bansa pero dulot po ng amihan na umiihip na nga po sa extreme northern Luzon ay patuloy pa rin po ang makulimlim na kalangitan with isolated rain showers and thunderstorm sa extreme northern Luzon, northern part ng Ilocos Norte at Cagayan at may mga isolated rains rin sa southern Luzon, eastern Visayas at maging po sa may southern part ng Mindanao. At pagsapit po ng hapon, mas maraming lugar muli ang makakaranas ng mga isolated rains. Kaya ba yung pag-iingat po at kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ugalin lamang po natin ang magdala ng payong. Pananggap po natin sa init ng araw at protection na rin po sa biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman po mga baybayin, epekto po ng pag-ihip ng amihan dito po sa Northern Luzon ay matataas po ang mga alon, lalong-lalo na po sa extreme northern part na ang mga alon po ay aabot hanggang po sa 4.5 meters height. May kataasan rin po ang mga alon sa seaboard po ng Ilocos Region hanggang po sa ilang bahagi ng Central Luzon at maging po sa seaboard ng eastern section ng Cagayan, Isabela na ang mga alon ay aabot hanggang po sa 2.5 to 3 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang pumalaot, lalo na po sa mga may kulay pula para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. Taka pumili si James na nagsasabing, sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!